Alam nyo ba mga katroops na bawal ba ang paggamit ng gold bots? Sa katulad dito mga katroops, ayan, mga gold bots. Iba't ibang lasing gold bots. Ayan. Bawal ba yan? Or bawal din bang gumamit ng axle cap na katulad nito mga katroops? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, kung bawal bang gumamit yan at magkano ang multa o magkano ang huli kapag gumagamit ka ng ganyang klase. Isang axle cap at syempre yung mga gold bolts. So ayan, pag-usapan natin muna yan pagkatapos muna na ipapasok. Okay. So yan mga katroops, eto na, pag-usapan natin kung meron ba tayong huli talaga kapag gumamit ka ng gold bot at kapag gumamit ka ng axle cap. Tulad itong motor na to mga katroops, eto ang Riders 150 na FI mga katroops. Pag tinignan nyo, ayan o, napakadami niyang gold bots. So, syempre, hindi naman ako against sa mga gumagamit ng gold bots or sa mga nagpapaganda ng motor. Syempre, yung mga accessories, kasi hindi ako against niya kasi alam naman natin, meron silang budget para paglalagay ng ganyan. Alam naman natin, may presyo din yan. Tulad ng mga gold bots na ito, syempre, alam naman natin, may presyo yan. So, hindi ako guys, inuulit ko mga troops, hindi ako guys sa gumagamit ng gold bots at naglalagay ng axle cap. Pero pag-uusapan natin ngayon, kung may huli ba kapag gumamit ka ng ganitong klase. Pero dyan, syempre, bago ang lahat, shoutout muna tayo sa may-ari ng motor na to. Syempre, si Junel Piamonte. Ayan, Junel Piamonte. Shoutout sa iyo. So, thank you sa syempre pagpa-video ng yung motor na to. Ayan, ang yung FI na fuel injection. Ayan, shoutout ulit sa iyo si Junel Piamonte at saka syempre sa kanyang girlfriend. Shoutout din sa iyo Nimpa. So si Nimpa di makulangan ay yung girlfriend ni Junel Piamonte. Shoutout sa iyo at maraming salamat sa suporta kay Papa Henry. At hindi lang 'yon, syempre mga troops, siya mga tropa niya. Ayan, shoutout din natin yung mga tropa niya ni Junel, si Armel Castillo. Shoutout sa iyo, Armel Castillo. Si Franklin Moldes. Si Franklin Moldes, shoutout din sa iyo. Mark Campolio. Ayan, shoutout din sa iyo. Si Mark Manzanares, shoutout din sa iyo. And syempre, si Karil J. Daso. So, shoutout sa inyo lahat. Ingat kayo palagi. So, maraming salamat din sa pag-support kay Papa Henry. And, ulit ko, ride safe kayo always. And, syempre, God bless. Ngayon, mga troops, pag-usapan natin kung bawal ba ang paglalagay ng gold bolts at syempre ang paggamit ng axle cap. Mga troops, alam nyo ba mga troops, uunahin natin yung axle cap tulad nito. Yan. Mga troops, alam ninyo ba na ang axle cap na to ay bawal po. Nasa batas yan mga troops na nagkaroon ng batas ang LTO. Na dito po nakasulat dito sa ito, ano natin sa screen na rin, ipo-post ko na rin sa screen mga troops. Ayan, so nakalagay sa dito sa Department Order ng 2010-32 Harmonization of Motorcycle Vehicles Classification of LTO and LTFRB mga troops. Ayan, nakalagay dyan Section 5 Guidelines and Requirements in the Classifications Registration of Modification Motor Vehicles. So ngayon mga troops, nakalagay dyan the modification involving safety and environment not allowed such as the following 5.1 mga troops. Ayan, kitang-kita nyo nakalagay dyan axle cap, axle modification. So mga troops, dito pa lang makikita nyo na bawal po ang paglalagay ng axle cap. So kasi nakalagay nga doon sa batas na to ay ang pag axle modification. So ngayon mga troops, magkano ba yung huli kapag tayo ay na-checkpoint ng LTO o sino mang checkpoint na makakakita ng ganitong klase. Mga troops, ayan, ipo-post ko na rin sa screen kung magkano ang magiging penalty mo kapag nahulihan ka na meron kang axle cap na ganito mga troops. Ayan, kaya ako din lang sa inyo mga troops, huwag na tayong maglagay ng axle cap. Pero inuulit ko, hindi ako against sa paglalagay ng mga accessories. Pero bawal po yan. So nakalagay doon malinaw na malinaw sa Department Order 2010-32. Yan, malinaw na bawal po ang paglalagay ng axle cap or axle modification. Ngayon, susunod na pag-usapan mga troops yung ating gold bolts. Diba sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ako against sa paglalagay ng mga gold bolts or accessories or mga ibang accessories tulad nito. Yan,
makikita nyo napakadami accessories niyan. Ang daming gold bolts, gastos, di ba? Pero alam nyo ba na bawal ba o hindi paglalagay ng gold bolts? Mga troops, yan, hindi po bawal ang paglalagay ng gold bolts. Wala po sa batas na sinasabi na bawal ang maglagay ng accessories na katulad ng gold bolts. Yung mga iba lang po ang pinagbabawal. Tulad dito, yung gold bolts na ganyan, hindi po pinagbabawal yan. Wala pong problema yan. Wala po sa batas na tayo ay mahuhuli kapag naglagay ka ng gold bolts. So yan mga troops, malinaw na malinaw yan, pinag-usapan natin na yan. Hindi po pinagbabawal ang paglalagay ng gold bolts na katulad nito. So ibig sabihin, kahit gaano maraming gold bolts na ilagay mo dyan, tulad dito, yan, tatat siya ng gold bolts, syempre may budget siya, hindi po siya pinagbabawal na maglagay ng gold bolts at hindi po siya mahuhuli. Yan. So yan mga troops, sana natulungan ko kayo kung bawal ba ang gold bolts at syempre yung paglalagay natin ng axle cap na ganito. O ako din lang sa inyo mga troops, sundin lang natin yung sinasabi ng batas para hindi tayo magkaroon ng problema sa bandang huli. Diba? Ngayon mga troops, meron pa tayong mga bawal sa motor. May papakita ko sa inyo mga troops. Sa susunod, tabayanan nyo yung plaka kasi meron naman tayo nagkaroon ng problema. Isang riders na nagkaroon ng problema yung kanyang plaka. Okay, so ulit, shout out syempre sa mayari ng motor na to. Si Junel Piamonte. Junel Piamonte, maraming salamat sa pag syempre at pinahiram mo yung motor na to na napakaganda at napakisig na Rider 150 FI. Okay, so paano mga troops, salute sa inyo, ride safe always and stay safe always. God bless.